Oh, ready na siya. Okay, cameras. Rolling! In 5, 4, 3, 2, and... Action! Balang araw, magbubunga lahat ng sacrifice natin. So, tiyaga lang talaga. Ako si Ruth, 27 years old. 10 years na akong OFWD. Pumunta ako way back 2010. Nag-start ako as sales associate sa isang company which is similar to what before. Tapos nag-stay lang ako doon ng 5 years. Then nag-ship ako sa ibang company as a sales associate. Tapos yun, after a year, nagkaroon ng magandang promotion, ng opportunity, may mga bago pumato. So, yun. Ngayon yung Pilipino, nangangarap ng green pastures. So, naisip ko na ito yung isa sa magiging parang makakatulong na mapa-unload ko yung pansarili kong buhay at the same time sa family. Tingting kami, so walang fix na oras. Minsan morning shift, so from 8 to 5. So minsan late shift, from 2 to 11. So ayun, sa gantong nature ng trabaho, kailangan flexible pa. Hindi ka lang pwede mag-stay sa isang shift. Accommodation, ano yun eh, parang isa siyang studio flat, tapos tinibay namin into half. So, meron akong cashier na couple. So, palitatlo lang kami sa flat. Which is okay kasi konti lang kami. So, konti lang yung pangkisamahan. Meron akong isang anak, 16 years old, na halos parang kapatid ko na lang. Walang araw na hindi ko sila namimiss kahit masabihin mo 10 taon na ako dito. Especially during yung mga special occasion, like yung Pasko, bagong taon, mga birthdays nila, ayun. Bago ka sa isang bansa, so hindi mo alam kung ano yung kultura meron doon. So parang, papasok ko sa isang bagay na wala kang idea ko ano yun, tapos makikisama ko sa iba't ibang klase ng tao. So, mahirap siya. At the same time, nakakapagod minsan na ikaw na lang yung kailangan gumawa ng lahat, kahit napagod ka na, ikaw pa rin yung mag-aasigasa sa sarili mo, when it comes sa paglalaba, pagluluto. Free time, yung nag-start yung pandemic, parang doon ko na-discover na I'm into baking pala. So, nag-start ako mag-bake ng mga pang-consumo lang. Then, yung mga nakatikim na gusto ko. So, sila yung nag-push sa akin na, uy, ba't ikaw magbenta? Masarap siya, ganyan. So, sila yung nag-motivate sa akin para... So, ngayon, yun yung ginagawa ko. Aside sa may profit, nag-enjoy ka rin kasi nga, you're into it. Halimu yung ginagawa mo, kaya kahit na after work, pagod ka na. Parang yun na rin yung nagiging stress reliever ko. So, totoo ako kapag maganda yung outcome ng cake ko when it comes to design, tsaka syempre sa lasa. Kasi hindi lang naman kailangan ang appearance eh. So, dapat masarap din siya. So, yun yung isang bagay na parang nakataba ng puso kasi lahat or karamihan ng mga nagiging customer satisfied. Parang na-discover ko na yung nurturing side ko. Nakahilingan ko rin yung paghalaman sa namang plantita. Asa ito sa lumang bahay namin na naparenovate ko na. So, nakakuha din ako ng maliit na property somewhere in Batanga.
So, nandun yung family ko. Tsaka, meron na rin akong naipundag ng motor para sa tatay ko. Tsaka, sasakyan. Few days, parang gusto ko mga umuwi, gusto ko bibigay, malagaan sila, since matanda na nga sila, tsaka yung mga nangyayari ngayon sa paligid, parang realization na may bilang talaga yung buhay. So, kailangan spend mo na lang sa mga tao. Alam mo, ganun na lang. Kailangan tignan mo rin yung sa financial aspect. Hirap kasi mag-ipon, kung sana kung ganun ang kagaling. Kaya, minsan mas okay at least every 2 years para meron kang enough na ipon na uuwi. Para naman masulit na yung pagbabakasyon mo. Dala mo yung mga pamilya mo sa mga bagay na gusto mo kainan, sa mga lugar na gusto mo ng pasyonan. Para maging sulit yung pasyon. Masaya kasi dito, nag-like sa Pinas, parang ang bilis maglabas ng pera, bilis mag-ano. May mga bagay na masasabi mong masaya, oo, pero most of the time, malungkot. Ang sino meron niya, hindi ba mayaman, mahirap, babae, lalaki. So, something na normal bilang hanggat nabubuhay ka, may ganyan. So, siguro mag-pray ka lang, tapos isipin mo na lang yung mga pangarap mo, kung bakit nandito ka, tsaka sa mga loob mo, mag-pray ka yung pinaka-isang sandal na pinita ka sa lahat ng mga time, let's say, available yung mga, kasi during naman sa mga panahon na yun, hindi naman yung leave sa amin eh. So, nagtatrabaho pa rin kami. So, parang normal-based lang yun. So, siguro, sinaselebrate na way na nagluluto lang kami ng section ng pagkain, tapos nagsasalo-salo together. Yun, parang nung mairaos namin yung mga ganong celebration para at least kahit pa paano maiusan yung homesick namin sa family namin. Kasi syempre kinakonsider ko rin yun. Gusto ko munang mapagtapos yung anak ko sa college bago ako tuloy mag for good. So yun lang yung inaano ko na. Once na mapagtapos na siya, so parang pwede na akong mag for good. Bumuo ng sarili kong buhay sa Pinas, kasama sila. Pagpatuloy yung mga naon siya may namin mga plano. Celebrate namin yung mga special occasion with them, yung mga birthdays. Kasi ilang taon yung anak ko nung umalis. Ako, 5 years old. So parang dami kong na-miss na milestone niya. So I want to parang make it up with her. And hopefully, meron akong enough na ipon para makapagtayo ng sarili kong negosyo, which is kahit na online naman lang. Basta something na pwede kong pagkakitaan. Pwede kong taguin pa rin yung pamilya ko doon. Kasi syempre, nag-iisaan ko lang po. So, ako lang talaga yung breadwinner. Hindi pwede tayo kuminto, maging tambay lang sa bahay. So, patuloy pa rin para sa kanila. Yung pag-aabroad para tayo sa mga may malalakas na loob. Matibay na siguro. Oo, oh,
Saka pag nandito sila sa abroad, huwag silang magpapadala sa mga condition, especially kapag pamilyado sila. Kasi isang bagay na pwede magwasak ng mga pangarap nila, tsaka pwede rin makawasak ng pamilya nila. So once na nandito na sila, mag-focus lang sila kung ano ba yung dahilan bakit sila nandito. Huwag sila magpapasira sa pag-ibig, sa bisyo. Focus lang kung bakit tayo nandito. So para lang talaga sa mga malalakas yung loob, tsaka merong matinding pangarap yung pagiging ko.